Kahapon lang ay ibinalita natin na yung mga free agent bigmen na available sa liga ay kumukonti na para sa SMB. Dahil nga ito si Kelly Nabong nakuha ng Blackwater at ito si Joseph Tahan naman ay napunta na sa Alaska Aces. Pero ganun pa man, nagkakaroon ulit ng mga bigmen na available dahil syempre habang nagsasign up ng rookies yung mga koponan, kailangan nilang mag-release ng mga veterano para magkaroon sila ng space to sa kanilang final roster. At ang latest dyan ay ang Meralco Bolts na pinakawalan na ito si Jason Ballesteros at si Nico Salva. Si Nico Salva ay isang shooting guard small forward kaya malabong magka-interest dyan ng SMB, pero ito si Ballesteros kung bigyan ng pagkakataon ay pwede rin ito maging backup ng Beerman. Ito si Ballesteros ay isang 6'6 player, ang laro niya ay power forward at pwede rin siya maging backup center kung kinakailangan. Kung nasa kondisyon pa naman ito si Ballesteros, actually kasama nga siya doon sa PBA bubble ng Meralco Bolts, ay pwede itong makatulong sa SMB dahil alam naman natin pag backup center, ilang minuto lang ang kailangan niyang laruin sa floor. Malapat pa ang katawan ito si Ballesteros at pwede pa sa defense at rebounding at syempre makakatulong siya na bigyan ng pahinga ito si Junmar Fajardo sa bench. O di kaya kung gagawin siyang power forward, pwede siyang maging karelyebo ni Arwin Santos at si Motaw Tuo naman ang magiging reliever ni Fajardo. Sa ngayon, marami pang mga big men na available katulad nito si James Senna na nagtatryout pa rin sa SMB. Pero, kailangan diwanagin natin na yung iba dyan, syempre, kailangan makikipag-compete sila doon sa roster para doon sa ibang rookies na nabigyan ng tender offer. Sa ngayon, ang SMB ay nakafocus doon sa chemistry ng team nila at ang latest report ngayon ayon kay Coach Leo Austria, mukhang ang gusto nilang kunin ay isang role player na lang dahil syempre kung superstars naman pag-uusapan, sapat-sapat na sa SMB. So naghahanap sila na isang big man na role player na pwedeng tumulong either kay Fajardo sa center o kay Arwin Santos sa power forward. At baka nga ito si Jason Ballesteros ang maging answer para sa pangangailangan nila na isa pang big man. Sinabi mismo ni Barangay Ginebra Coach Tim Cohn, nabibigyan nila ng kontrata ito si Kent Holmquist at si Brian Enriquez. At ang ibig niya sabihin, kailangan magpakawala ng Barangay Ginebra ng tatlong players para makapagsubmit sila ng final 15-man roster sa PBA. At ang matunog na balita ngayon, ang tatlong players daw na baka tanggalin ay itong si Raymond Aguilar, Art De La Cruz at si Kent Salado. Itong si Kent Salado, alam natin, iyan ay rookie na kinuha ng Barangay Ginebra kasabay ni Arvin Tolentino at ni Jeric Balanza. Yun nga lang, hindi siya talaga nabibigyan ng pagkakataon makapaglaro dahil loaded na yung backcourt ng Barangay Ginebra Kings. Kaya nga ito si Balanza ay na-trade na at maraming umasa na baka itong si Salado, kung hindi man ito ma-trade ay baka tuluyan ang pakawalan ng Barangay Ginebra at gawing unrestricted free agent o di kaya ay dalhin siya doon sa Ginebra 3-on-3 team na ginagawa na ngayon. Samantala ito namang si Raymond Aguilar, ever since itong matransfer ito sa Barangay Ginebra ay hindi na talaga ito nagkaroon ng magandang playing time and understandable naman yon dahil maganda ang pinapakita ng ibang forwards ng Gene Kings kaya kadalasan itong nasa bench at mas dalas nga nasa subject pa ito sa mga trade rumors. Pero ngayon mukhang pakakawalan na lang siya ng Barangay Ginebra at magiging unrestricted na free agent. Ang medyo sayang talaga dito sa mga nabanggit ay itong si Art De La Cruz. Dahil kung napapanood ninyo ito si De La Cruz, kapag siya ay naglalaro ay meron naman talaga siyang skills na naipapakita. Ang problema rin talaga dito kay Art ay palaging nai-injure. Halos hindi ito nakapaglalaro ng isang buong conference dahil palagi itong merong injury na dinaranas at matagal pa yung recovery ng mga injuries niya. Kaya hindi na nakapagtataka na siguro ang management ay naubusan na ng pasensya dito kay Art at nagdesisyon na na ito ay pakawalan. Kung papakaw naman ito si De La Cruz, sigurado ay meron naman ditong kukuha dahil alam naman natin na meron ditong skills na ipinapakita. Yun nga lang, kailangan yung team na kukuha sa kanya ay handa doon sa posibilidad na baka ito ay magka-injury na naman. Sinabi na ng Phoenix Fuel Masters na nakuha nila ang serbisyo ni Brandon Ganuelas-Rosser para doon sa kanilang 3-on-3 team. Kung inyong magugunita, itong si Jason Brickman at itong si Jeremiah Gray ay nakuha na ng TNT Tropang Giga at ng Meralco Bolts. At ngayon, idagdag na natin si Rosser doon sa mga Phil Foreigners na kinukuha ng mga PBA teams para doon sa kanilang 3-on-3 na koponan. Hindi pa natin sigurado kung sino pa magiging teammates ni Rosser doon. Pero ang maliwanag dito na yung mga top-notch na Phil Americans at Phil Foreigners ay kinukuha na ng mga PBA teams para dito makapaglaro. Siyempre, pag nandito na sa Pilipinas at naglalaro doon sa 3-on-3 tournament,
ay magiging medyo mas madali na ang proseso ng pagkuha ng mga required documents para sa next draft ay makasama sila. Although kailangan liwanagin natin na although maglalaro na ito si Roser para sa Phoenix sa 3-on-3, hindi ibig sabihin niya na pwede na siya maglaro sa Phoenix Fuel Masters sa PBA dahil kailangan dumaan pa rin sila doon sa regular draft. Ganun pa man, magiging magandang exposure ito para kay Roser para masanay siya doon sa laro sa PBA at saan natin makikita kung ano talaga ang skills na may bibigay niya. Maganda rin yung oportunidad para doon sa iba pang players katulad ni Brickman at ni Jeremiah Gray para ipakita kung ano ang kanilang potential at saan natin malalaman kung sa next draft kung ano ang magiging possible placing nila. Sa ngayon, ito si Brandon Ganuelos-Roser. Tandaan natin, iyan ay kapatid ni Matt Ganuelos-Roser na talagang Filipino-American. Iyon nga lang, hindi nakakuha ng papeles ito si Roser kaya hindi siya nakasama doon sa darating na draft. Matunog dati ang report na San Miguel Beer daw ang interesado makuha ang serbisyo niyan. Pero iyon nga lang, dahil hindi nakapagproseso ng dokumento, ay na-disqualify. Buti na lamang at medyo magaan yung rules dito sa PBA 3-on-3 tournament kaya yung mga bang Phil-Americans at Phil-Foreigners na hindi nakapasa sa PBA draft ay pwede sumali dito at ipakita kung ano ang potential nila at the same time maayos yung kanilang mga dokumento. Formal na ang inanunsyo ng Blackwater Bossing na binigyan nila ng kontrata itong si Andre Paras ng 2 years worth 3 million pesos. At ang ibig sabihin nito, talagang sigurado na maglalaro sa PBA ang anak ni Benji Paras at kapatid ni Kobe. Marami ang nagduda nung sumali itong si Andre kung siya ay makakapaglaro pa talaga o may magdadraft sa kanya. Pero sinabi ng Blackwater na nakikita nila ang potensyal nito at yan ang dahilan kung bakit nila ito kinuha. At dahil kulang nga sa big man ng Blackwater, ay sigurado makakatulong ito si Paras kung siya ay bibigyan ng playing time. Samantala ang Alaska Aces naman, binigyan din ng kontrata itong si Ben Adamos at si Taylor Brown. Hindi na nakakagulat ito dahil ito si Adamos ay kinukonsidera na isa sa mga top centers na available at ito si Taylor Brown naman ay kinukonsidera ng marami na steal of the draft dahil ito itong magaling na outside shooter. Sinabi rin ni Coach Jeffrey Carriazo na bibigyan din nila ng kontrata itong si RK Ilagan at si Alex Stockton kaya mukhang magre-reload na talaga ang Aces at magpapalakas na talaga sila ng lineup. Samantala, ang Rain or Shine Elasto Painters naman sinabi na bibigyan din nila ng kontrata o nabigyan na ito si Santi Santillan, Frankie Johnson at itong si Anton Asistio. Hindi na rin nakapagtataka ito dahil itong si Santi Santillan ay kinukonsidera na isa talaga sa top prospects kaya ito ay nabigyan na ng kontrata. At ganoon din ito si Frankie Johnson, although nagulat ka ang marami na ito ay bumagsak doon sa second round dahil isa ito sa mga top shooters na available nung nasa PBA D-League. Sa panig naman ng Meralco Bolts, binigyan nila ng kontrata ito si Alvin Pasaon na 2 years. At dahil dito maraming naniniwala na matatapos na yung problema ng Meralco pagdating sa scoring dahil alam naman natin usually itong Meralco ay nakakaroon ng mga scoring droughts pero dahil nandiyan si Pasaol, meron silang may ituring na scoring machine. Samantala ang Terra Firma binigyan na ng kontrata ito si James Laput at si Joshua Monson at inaasahan na rin niya ng marami dahil nga itong mga to ay mga draft picks na kinukonsider ang top prospects kaya hindi na nakapagtataka yan. At itong si Jamie Malonzo, of course, ay bibigyan na rin niya sigurado ng kontrata ng Northport Batangpier. Shout out kay Raymar Reynon, Rogelio Benablo Jr., John Stephen Ciudad, Dave Pogi Santos, Rodel Saldana, Cayetano Lucanas, Jose Juntilla, Marvin Cruz, Raymond Amoranto, Ostrich Vlogs, Bert Hilcoray, Andre Robertson, Dion Mercado, Ruben Amarga, Jonel Alagon, Val Mercurio, RG Bueno, Raven Banyes, Lenodo Giatans, Brian Andres, Scout Ranger, Judy Villarosa, John Cantos, Andrew Añosa, Joel Levantino, Eduardo Santillana, Len Santillana, Rico Olarte at Amo Marlu.